Ang hula't panahon ng ekspertong totoo na Daniel Mang Tani Cruz. Mga kapuso, ilang bahagi na po ng Mindanao ang isinailalim sa tropical cyclone wind signal at yan ay dahil sa papalapit na bagyong Auring. Lumakas pa ang bagyo ha. Isa na po itong severe tropical storm. Itinaas ang signal number 1 diyan sa May Davao Oriental, eastern portion ng Davao de Oro, eastern portion ng Agusan del Sur at diyan sa buong Surigao del Sur. Asahan na po ang malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin sa mga nabanggit na probinsya sa mga susunod na oras. Huling namataan ng pag-asa ang sentro ng bagyo, 535 kilometers east-southeast ng Hinatuan, Surigao del Sur. May lakas ito ngayon na 95 kilometers per hour malapit sa gitna, ang bugso 115 kilometers per hour at ang kanyang galaw mabagal patungo ng southwest. Sa forecast track ng pag-asa, dahil mabagal ang paghinsto mga kapuso sa darating na Linggo, ito inaasahan na magla-landfall dyan sa Mekaraga region, tatawid ng Visayas bago tuluyang kumilos papunta ng West Philippine Sea. Kung titingnan natin mga kapuso, yung mga lugar na posibleng daanan niya ay unang tatawid dito, posible dyan sa may Dinagat Island, dyan sa may Isla ng Leyte, dyan sa may Northern Cebu, papunta ng Panay Island, bago dumaan dito sa may southern part ng Mindoro at palabas nga ng West Philippine Sea. Pero mga kapuso, paalalang muli, meron tayong area of uncertainty, so yung sentro ng bagyo ay posibleng dito rin tumama sa may Davao region o kaya naman dyan sa may Eastern Visayas. Pero mga kapuso, habang tumatawid o kumikilos yung bagyo, umiiral pa rin yung hanging Amihan, kaya po unti-unti makakaapekto ito dito sa bagyo. Dahil tuyo yung hangin, posibleng magpahina ito sa bagyo kasama na yung pagtawid nito sa kalupaan ng iba't ibang isla dyan sa Visayas. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan po ngayong araw yung pag-uulan dito sa may Caraga at Davao region, maging dyan sa may Northern Mindanao, pero sa halos buong Luzon at Visayas, mababa lamang yung tsansa ng ulan, maliban dito sa may Mindoro, dyan sa may Panay Island, at dyan sa may Negros provinces. Dito sa Metro Manila ngayong hapon, mababa po yung tsansa ng ulan. At kung magkaroon man ng mga pag-ulan, ilang bahagi lamang tulad dyan sa may Quezon City at Marikina, mahihina lamang yan. Bukas mga kapuso, ramdam na yung ulan na daladala ng bagyong Auring dito sa may Eastern Mindanao. Umaga pa lamang, malalakas na ulan na yan hanggang dito sa may Northern Mindanao. Pero mga kapuso, ang buong Luzon at Visayas, hindi pa rin po ramdam yung epekto nitong papalapit na bagyo. Pero malalakas na ulan, lalo na sa hapon, ang inaasahan dito sa makalinging bahagi ng Mindanao, Caraga Region, Davao Region at Northern Mindanao. Sa Metro Manila bukas, mababa pa rin ang tsansa ng ulan at malamig mga kapuso dahil po sa pag-ihip ng hanging Amihan. Araw ng Linggo, nakatama na o tumama na yung bagyo, malalakas na ulan at hangin ang inaasahan sa malaking bahagi ng Mindanao at maging dyan sa buong Visayas. Kaya maging I am ready po mga kapuso sa mga matitinding ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at landslide. Dito sa Metro Manila, nananatili po nating hindi mararamdaman yung epekto ng bagyo. Malamig na hangin Amihan pa rin ang iiral at kung magkaroon man ng mga pag-ulan, yung mga mahihina lamang. Maalon ngayon sa lahat ng baybayin ng bansa, lalo na po dyan sa may Ilocos Region, Cagayan Valley, Zambales, Aurora, Quezon, sa silangang baybayin ng Bicol Region, dito sa may Eastern Visayas, kasama ang Dinagat at Surigao del Norte, hanggang dyan sa may Davao Oriental. Pinapayuan, huwag muna pong pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.